Job Kapitulo 6. Sinisi ni Job ang mga kaibigan. Ang sagot ni Job, ang suliranit ko at paghihirap kung titimbanging lahat, magiging mabigat pa kaysa buhangin sa dagat. Kaya mabibigat kong salita'y huwag ninyong ikagulat. Ako'y pinana ng Diyos na makapangyarihan. Laso ng palaso'y kumalat sa aking katawan. Galit ng Diyos sa akin ay inihanay. Walang angal, ang asno kong sa damo ay sagana. At ang baka ay tahimik kung may dayaming nginunguya. Ang pagkaing walang asin, may sarap bang idudulot? Mayroon bang lasa ang puti ng itlog? Sa lahat ng iyan ay nawala ang aking gana, sapagkat kung kainin ko man, pilit na ring isusuka. Ibigay sana ng Diyos ang aking hinihiling, sana ipagkaloob niya ang aking hangarin. Higit ko pang nanaisin at aking ikagagalak, ang buhay na taglay ko ay bigyan na niya ng wakas. Kapag nangyari ito, ako'y liligaya. Sa gitna ng pagdurusa, lulundag sa saya. Alam kong banalang Diyos, kaya di ko sinusuway kanyang mga utos. Ang lakas ko ay ubos na, di na ako makatagal. Kung wala rin lang pag-asa, ay bakit pa mabubuhay? Ako na may hindi bato at hindi tanso ang katawan ko. Ako'y wala ng lakas upang iligtas ang sarili ko. Wala na akong matakbuhan upang hinga ng saklolo. Sa magulong kalagayan, kailangan ko'y kaibigan. Tumalikod man ako o hindi sa Diyos na makapangyarihan. Ngunit kayong mga kaibigan ko'y di ko maaasahan. Para kayong sapang natutuyo kapag walang ulan. Kung taglamig, ang ilog ay pawang yelo. Pagsapit ng tag-araw, nawawalang lahat ito. Ang ilog ay natutuyo, walang laman kahit ano. Sa paghahanap ng tubig, naliligaw ang mga manlalakbay. At sa gitna ng disyerto ay doon na namamatay. Naghanap ang manlalakbay na taga Tema at ang taga Siba. Ngunit pag-asa nila'y nawala sa tabi ng tuyong sapa. Para kayong mga batis na ang tubig ay natuyo. Kaya kayo ay nabigla na makita nyo ang aking anyo. Sa inyo ba, kahit minsan, ako ay nagpatulong? Kailan ba ako humingi sa inyo ng pansuhol? Ako ba kahit minsan napasaklolo sa inyo? Hiniling ko bang sa kaaway ay tubusin niyo ako? Pagkakamali ko ay sabihin at ako'y turuan. Ako'y tatahimik upang kayo'y pakinggan. Mga salitang tapat kay gandang pakinggan. Ngunit mga sinasabi ninyo'y walang katuturan. Kung ang sinasabi ko ay walang kabuluhan, bakit ninyo sinasagot itong aking karaingan? Kahit sa mga ulila, kayo'y magpupustahan. Pati kaibigan ninyo'y inyong pagsusugalan. Tignan ninyo ako ng harapan. Hindi ko kayo pagsisinungalingan. Lumalabis na ang mali ninyong paratang. Tigilan ninyo na yan pagkat ako'y nasa katwiran. Akala ninyo ang sinasabi ko ay hindi tama at hindi ko nakikilala ang mabuti sa masama.